Welcome back sa aking channel. Kumusta kayong lahat? Isang napakagandang umaga. Sandali guys, at ayusin ko kayo dito. Today si Sabina, hindi siya pumasok, hindi rin siya tumatawag, na hindi siya papasok. Ganun lang yung ano sa kanya minsan. Problema. Bigla na lang hindi siya papasok, tapos hindi siya tumatawag. Kaya tumawag na din ako kay Mister kung tumawag ba siya. Eh sabi ni Mister, wala, hindi siya tumawag. So, hinahanap na din siya ni Buwa. So, anyhow, okay lang kasi kaya naman ang trabaho dito. Kung hindi siya papasok, simple lang naman pag luto, ganun. Yun lang ang ano ko sa kanya, ang parang may konting reklamo. Okay sana siya, pero yung pang bigla na lang hindi siya papasok. Sinabi namin na tumawag siya. Hindi siya makapasok. Hindi siya makapasok, tumawag siya, magsabi siya, bakit hindi siya makapasok. Hindi yung bigla na lang hindi siya papasok, di ba? So, nung last sinabihan na siya namin kasi, magugulat ka na lang bigla hindi siya papasok. Hindi siya ba nagtatawag na magsabi. So, sabi ko, yaan mo na, ano pa i-expect mo? Kasi, syempre, bata pa, tapos hindi pa siguro. Hindi naman bata, kasi may anak na rin. Matured na rin yung pag-iisip, no? Pero, ewan ko pa, bakit ganun? Okay lang naman ang sabi namin sa kanya last, kahit si kuya niya, di pa, sinabihan siya. Pag hindi siya makapasok, kahit sinarehan ba, sinabihan siya. Kasi ako, hindi man ako nagsasabi, ano? Kasi hindi makakaintindi. Pag hindi ka makapasok, magsabi ka. Tapos, one time nagsabi nga din ako kay Mister, ididak na lang pag hindi siya makapasok. Pero sabi naman ni Mister, napakaliit lang naman na amount yan, sabi niya. Ididak mo pa sa tao, bigay mo na. So, sabi ko, sige. Kasi, syempre, nakailang absent na din siya. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, di ba? Ano tayo, kung trabaho-trabaho, talagang okay-okay tayo, di ba? So, ganun lang yun. Pero mabait si Sabina, okay siya kahit paano. Yun lang ang problema ko sa kanya. Yung bigla na lang siya hindi papasok. So, kaya nga sabi ni Bai sa akin, dapat sabihan agad kasi ugali ng mga kalahi namin, ate, na minsan nag-aabuso sila pag nakikita nilang okay ka masyado sa kanila. So, kaya dapat sabihan agad. Eh, sabi ko, hindi naman ako pwede ang magsabi kasi hindi makakaya magkakaintindihan. Si kuya mo, tahimik lang naman yan. Nung time lang yun na sinabihan na siya ni Mister na tumawag ka pag hindi ka nakapasok, ha? Ganun lang. Tapos tumawag naman siya one time, pero ngayon hindi siya tumawag. So, ayan, nagtatanungan kami, nasaan na siya, nasaan na siya? Para kami mga tanga ni Daddy, ano? So, sabi ko, ano, hindi ko alam. Sabi ko, pero okay lang. Kasi wala naman maraming lulutuin dito o maraming linisan kasi araw-araw naman naglilinis. So, ayun guys, ako ay maganda-handa muna dito ng kakainin namin ni Johan kasi si Buwa lugaw-lugaw lang naman siya. Nakakain na daw siya. Pero, syempre, magluluto pa rin ako extra at baka gutumin yung matanda. So, andun siya sa taas, si Daddy, dahil naglaban na naman ako ng mga bedsheets niya, nilagay ko na doon sa washing machine. At ayun na, tapos na. And siya naman yung nagsasampay. So sabi niya, okay na ako Mila kasi kumain na ako nung ano. Kaya luto ni Sabina kagabi sa kanya. Tapos ganun din yung kinain ko. So kaya naubos agad. Pero kasi, syempre nag-i-snack-snack si Daddy. Ganun lang kinakain niya ngayon. Medyo okay-okay na talaga ang pakiramdam niya. Salamat naman kay Lord. And then ako, nagbabalak ulit na magsabaw ng gulay at mamili ng prutas para sa amin dito. And bukas pa si Mr. Uwe ng umaga kasi may trabaho na siya bukas. So ayun guys, and abangan nyo na lang yung vlog ko na i-share sa inyo yung journey nila doon sa Chitwan. Dahil sa wakas, nakita na rin sila ng tigre ni Mr. So masayang-masaya siya na i-share niya sa amin yung litrato. Pero sabi niya, wag daw muna namin i-share yun kasi surprise daw yun. So ayun guys, abangan nyo. And sana na-vlog nila yung nakita nila ang tigre talaga. Kasi napakalaki yung tigre na yun. Diyos ko po kung ako siguro, ay hindi ako makatahimik nun. So, kaya ayun guys, linis-linis muna ako dito. Although wala naman masyadong kalat-kalat. Pero mayroon kasi...
Dahil dito, kasi may mga buti-buti dyan si Ama. Ayan, oh. Ayan, tapos ito. Yellow dahil. So, yun guys. Mamaya ulit. A few moments later. So, hello guys. Magandang hapon sa inyo. And nakita nyo, super gloomy this time sa amin. And today, public holiday po dito. Pero may mga transportation naman. And yun nga lang, odd even pa rin. And walang online class today guys, lahat ng estudyante. Dahil nga sa Sonam Lusar na tinatawag nila dito. Ano yung Sonam Lusar guys? Yung Sonam Lusar, parang New Year ng mga Buddhist. So, ito yung pinaka-main festival dito din sa Nepal na sineselebrate ng mga Buddhist. Paano nila ito sineselebrate, guys? Iba sa kanila guys, sumasayaw sila, tapos naghahang sila ng mga flags nila. Ipapakita ko sa inyo yung flags na bigay ni Sangyam Bro. Kasi si Sangyam Bro, Buddhist po siya. So kahapon, nakita ko silang magpamilya, nakasuot sila ng parang sa tribe nila yan eh, na damit, nasuot nila, kasama niya ang family niya. Kasi parang New Year yan nila guys, mostly yung mga taga Tibet, Bhutan, yan, nagsa-celebrate sila this time. So yung iba naman guys, pumupunta sila sa monasteries nila para mag-pray doon, para makakuha sila ng more blessings and happiness. And then syempre, inaano din nila yung pare nila, yung mga monks, para sila ibigyan ng ano, ng blessings. So sa kanilang paniniwala, ganun guys. And nag-get together silang magpamilya, especially yung mga Sherpa, Gurungs, and Tamang, yan. Ito yung sila ang mga Buddhist na nagse-celebrate talaga ng kanilang main na festival itong year na ito. So ito na yung parang pinaka-New Year nila, pasok tayo dahil napaka. So ayun guys, dito na tayo sa loob. And nag-i-edit kasi ako ng aking video para may upload sa inyo. So today is the Sonam Lusar na festival ng mga Tamang tsaka Gurung. Kinukorek ako ni Juan kay mali ang aking pag-pronounce, pero Sonam, paano naman naging Sonam yun kasi Sonam Lusar. So yan guys, celebration ngayon ng mga Buddhist ang araw na ito, kung kaya is public holiday po din. So ito guys ang flag na binigay ni Sangyam kay Johan. Tapos guys, kung makikita nyo, may mga nakalagay dyan Oma ni Padme. Ito guys, parang religious na prayers na song nila guys. Ako mismo nakakarinig ako nito at gustong gusto ko. Kasi alam niyo yun guys, yung pati yung kanilang pagtugtog, parang may deep meaning ito sa kanila guys, pag nire-repeat-repeat mo. So hindi natin alam dahil hindi naman tayo Buddhist. So ang pagkakalam ko lang, ito yung mantra nila guys, na kung saan makikita nyo nakasulat yung ano, religious na prayer songs nila sa mga flags nila. So marami yan sila mga flags guys. Ito ang mga Hindu tsaka mga Buddhist gumagamit niyan. And mayroon pa sila iba-ibang klaseng flags na may mga iba't ibang klaseng meaning. So ayun guys, pinakita ko lang sa inyo yung bigay ni Sangyam Bro kayo. Kakain si Yon ng marshmallow. Ayan, dahil bumili ako kahapon pero hindi ko lang siya hinayaan na kumain ng madami, may limit lang. And nag-comment pala dyan sa akin, maganda daw sa hyperacidity ito, yung marshmallow. Kaya kahapon, kumain ako. Kaya nag-try ako. Pero okay naman, hindi naman ako nagka-acid pa na ano. Kaya sabi niya, oh, 10-10 daw. Tapos sabi ko, yes, 10. Tapos nung 10, nasabi niya, 11. Ayan. So ito ibigay ko kayo. Ayan. So, 10 pieces this one? Yeah. So ayan, tapos ako kakain. Kaya binabalot ko ulit at itatago. Dahil pag hindi ko itatago, magugulat na lang ako na wala nang laman. Alam niyo naman ang mga bata. Tapos ayun, tapos na ako sa kusina. Hindi
dito kami. No, then we put the marshmallow in your pocket. Nanood ako ng All of Us Are Dead, pero putol-putol lang kasi natatakot man ako, na-stress ako kasi kabilang dalawa dito ni Juan, di ba? Tapos si Juan sa kabilang kwarto. Tapos nanonood ako. Guys, hindi ako natatakot pag mga manonood ako ng gano'n. Pero ewan ko dito, natakot ako. Siguro kasi niisip ko yung mga mukha ng zombie na ang bibilis nila. So sa mga nanonood dyan, ang All of Us Are Dead. Eish! Parang tutunan ko, eish! Yung mga nasalita nila, no? Tapos parang nasa isip ko. Kaya parang nagising ako kanina mga alas dos, feeling ko tuloy may kumaka, ano? Anong tawag doon? Yung sa bintana namin. Para akong praning, guys. So, kaya ayun, putol-putol. Yung kaibigan ko, tapos na siyang manood nun. Natapos niya na ako. Nauna pa akong manood sa kanya, pero nauna pa siya matapos. Sabi ko kasi, hindi ko matapos-tapos kasi ako lang dito. Tapos bata yung kasama ko. Sa mga nanay dyan, na talagang walang time, pasensya na kayo. Na-share ko lang dahil yan ang pinapanood ko. Yan ang pinapanood ko sa Netflix. Naaliwa ko. So kagabi sa sobrang takot ko, alam nyo ba, nilipat ko siya sa mga animated. Putol na naman yung pinanood ko. So ayun guys, tsaka andyan si Buwan, nag-aayos ng kanyang blanket. Kasi kami lang dito, tatlo. And wala namang ganap ulit, dito-dito lang. Tapos medyo makulimlim na yung hapon na ito. And ayun, sasabihin na hindi ko alam bakit di man lang siya tumawag, hindi pumasok. So malalaman natin yun bukas. Pero paano ko malalaman? Pero baka bukas, kasi darating naman si Mister. Si Mister na lang magtatanong sa kanya. So ayun guys, and hanggang dito na lang ulit yung aking vlog. And maraming salamat. Isang napakagandang gabi sa inyong lahat dito sa Pilipinas. Magandang umaga kung saan man kayo. And magandang hapon dito sa amin sa Nepal. I love you all guys. And shout out ako bukas. Comment down below kayo. I love you. Bye bye guys.